nababahala naman ang ilang environmental groups. Napaka masira pinagmamalaking natural resources ng Palawan sa plano ng Nickelodeon na magtayo ng underwater resort at theme park doon. Narito po report. Pagdating sa mga tanawin at likas na yaman, di maikakailang hitik sa ganda ang Palawan. Mula sa malaparaisong dalampasigan at coral reefs ng Tubataha, nakabibighaning rock formations kapag nag-island hopping sa El Nido at Coron. At syempre, nariyan din ang ipinagmamalaki nating underground river ng Puerto Princesa na kabilang sa UNESCO World Heritage Sites. Kaya marami ang naaakit, di lang mga turista, kundi pati negosyo ng mga naglalakihang kumpanya. Isa na rito ang kilalang US Children's Television Network na Nickelodeon. Plano nila, magtayo ng isang underwater resort at theme park sa itinuturing na last ecological frontier ng Pilipinas. Ayon sa TV network na nasa likod ng mga kilalang children shows na SpongeBob SquarePants at Dora the Explorer, ang itatayo nilang theme park ay magiging bahagi ng kanilang 400 ektaryang undersea development kung saan itatampok umano ang marine life ng Palawan. Sa paraang ito, mabibigyan daw ng pagkakataon ng Nickelodeon fans na makasalamuha ang mga iconic character ng kanilang TV show. Mahihikayat din daw ang publiko na pangalagaan ang karagatan. Napili raw nila ang Palawan dahil kilala ito ngayon na may pinakamagagandang beach sa buong mundo. Magkakaroon daw ng mga under-the-sea restaurant at lounge sa naturang theme park 20 feet below sea level. Sa 2020 raw target magbukas ang naturang underwater resort and theme park base sa initial announcement ng Viacom International Media Networks, may-ari ng Nickelodeon. Pero ngayon pa lang, naaalarma at tumututol na ang environmental and conservation groups. Ayon sa Greenpeace, sisirain lang ng proyektong ito ang marine ecosystem ng Palawan. Dagdag pa nila, bakit pa raw kailangan magtayo ng isang viewing deck kung pwede namang ma-enjoy ang buong paraiso ng Palawan. Sa kabila nito, giniit ng Philippine partner ng kumpanyang Viacom na hindi makakasama sa kalikasan ng itatayong resort. Ang Palawan Council for Sustainable Development hindi pa naman daw inaaprubahan ang naturang proyekto. Mav Gonzalez, GMA News.